Ito po ang itsura ng ating unang sulapan na unang tinamaan o tinubuan ng lumot. Mahigit 2 buwan na po itong may lumot at hinahayaan na lang natin ang lumot dahil dumadami pa rin yung asola. At nung una, hindi nga natin ito kinuna ng asola dahil inakala natin mamamatay kalaunan yung mga lumot pag napuno na ng asola ang pond. Pero ang nangyari po ay nung nagsisiksika na ang asola sa pond, nagiging dilaw o naninilaw yung ibang asola. Kaya nagdesisyon tayong kunan ng asola o mag-harvest ng asola sa pond na ito. At ito po ang itsura ngayon matapos natin kunan ng asola ang pond. Dahil po medyo marami na talaga yung lumot, nag-desisyon tayo ngayon na lilinisin na lang natin ito o tatanggalin natin ang mga lumot sa pond na ito. At dahil hindi natin pwede gawin yung una at pangalawang paraan ng pagsugpo ng lumot sa pond, yung biological at chemical way, gagawin natin ang mechanical way, which is ang manumanong pagtatanggal ng mga lumot mula sa pan. Ito po ang ating tatrabahuin ngayon, ngayong araw na ito. Nabanggit ko rin sa nakaraang vlog natin na sa manumanong pagtanggal ng mga lumot sa asola pond, pagkatapos nating kunin lahat ng asola ay patutuyuin natin yung tubig ng pond. Pupwede po yun, pero naisip ko pag ginawa natin yung pagpapatuyo at hayaang mamatay yung mga lumot sa tuyong asola pond ay matatagalan pa tayo bago tayo makapagtanim ulit dahil aantayin pa natin mamatay talaga lahat ng lumot dahil yung lumot po ay nabubuhay pa rin sa basang kahit tuyo asola pond. Kaya ang gagawin na lang natin ngayon ay gagamit nitong strainer o salaan na may maliit na butas at i-sasala natin, sasalain natin yung mga lumot. At sa ganitong paraan ay tatanggalin natin ang mga lumot na nasa pond. Ito po yung dami ng lumot na natanggal natin sa asola pond. Hindi natin masisiguro sa ganitong paraan na matanggal lahat ang lumot. Sa ganitong paraan ay matatawag nating temporaryo lang ito. At pwede nating i-apply yung chemical way upang makasiguro na natanggal o napuksa lahat ang lumot. Pero yung pag nag-apply tayo ng chemical dito ay medyo matatagalan din bago tayo makapagtanim ulit sa pond dahil aantayin pa natin mawala yung epekto ng chemical bago tayo makapagtanim sa pond. Kaya itong ganitong paraan ay temporary lang talaga at ginawa natin ito dahil plano natin palitan itong sakulin na nandito sa ating pond. At habang wala pa tayong pamalit,
temporaryo muna ito. Alam nating dadami ulit yung mga naiwang lumot dito, pero sa panahon na yon, siguro may pamalit na tayo dito sa ating sa kulina. Magpapalit na tayo. Tsaka natin yun i-apply yung magpapatuyo ng sulapan at o mag-apply ng chemical way. Ito yung mga asulang nakuha natin sa unang pond na nilinisan. At hugasan muna natin ito ng maigi upang matanggal yung mga lumot na sumama sa asula. At pagkatapos, tsaka natin ibalik dun sa pond. Dalawang beses na natin itong nahugasan ngayon. At huhugasan pa natin ito ng isang beses, panghuling hugas. Bali, tatlong beses natin huhugasan. Ito yung pangalawang asola pond natin na napalitan natin ng plastic dahil nabutas. At ito, ngayon, nabutas na naman. Sa naman ulit. Dahil yung plastic na nilalagay natin ay manipis lang at yung pond na to ay medyo mababaw, kaya parating pinapasok nung naka free range na manok natin. At yun, nabutas ulit dahil napasok na naman ang manok. Ang ginawa natin ay hinayaan na lang natin na matuyo. At yung asola at saka dumi ng rabbit pati balat ng saging na inilagay natin dito ay pinatuyo natin. Ang gagawin natin dito ay itong nabulok na asola at mga dumi ng rabbit at balat ng saging ay ilalagay natin doon sa unang pond. Gagawin natin itong abono. Na rin po yung pangatlong pond ay nalinis na rin natin.